Hello, hello! Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang ating pong evening prayer and devotion. And welcome po sa bawat isa. Kindly share this live video. Please comment below your prayer request, your thanksgiving, your testimony. Kung paano po si Lord kumilos sa ating pong mga buhay. At bago tayo manood, kindly share this live video. Ako rin po, si-share din po natin. At mamaya po, si-shoutout po natin ang bawat isa. Please comment po para ma-shoutout po namin kayo. Pangalawa, maipag-pray po. Pangatlo po, i-share po natin yung video po na ito, no? Share po natin yung video po na ito sa ibang mga tao, no? Kaya, hello po kay Tita Ellen Ventura. Hello kay Brother Junior Alejo. Kindly share this live video po. Hello po kay Sister Victoria Marpuri. Hello po sa inyong lahat. Share this live video po. Comment your name and location, your prayer request, your thanksgiving to the Lord. Amen. Can we type, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil alam po natin na ang Diyos po ang nagbibigay po sa atin ng pag-iingat, pagpapala sa lahat ng aspeto po ng ating pong mga buhay. Amen? No, welcome po sa bawat isa. Hello po kay Sister Hello po kay Sir Louis Reyes. Hello po kay Sir Ferdy Valderrama. Hello po sa Igar Family, Nyola Family, Carloy Family, Mangada Family, Noriega Family, Domingo Family. Hello po sa kay Sister Matet del Rosario, kay Sister Cecilia Bautista, kay Tita. Excuse me po. Excuse me po. Na-share lang po natin, ha? Saglit lang po. Yan. We will share po. Paki-share po yung video po nito. Salamat po sa pong nanonood. Hello po kay Sister Kay Enerba. Tiga saan po kayo? Sister Edna Arsena. Tiga saan po kayo yung mga nanonood po? Kindly type your location po. Meron po tiga Tondo, tiga Cagayan Valley, tiga Quezon City po, no? Hello po kay Sister Winnie. Hello po kay Ma'am Labaw. Sa Service Road. Hello po sa Tega Road 2. Hello po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Pwede pong i-share po yung ating pong live, no? Share po natin. Share po natin. Yan. Bigyan nyo na lamang po ako ng 3 minutes. Tayo po'y magsisimula na. 3 minutes. Tayo po'y magsisimula na. Pakishare lamang po, no? 7:57 na po ngayon. Alas 8 exactly. Tayo po'y mag-start, no? Hello kay Sharon Julian ng Taiwan. Sila po ay OFW. Hello kay Ansel. Hello po sa bawat isa. Hello Ma'am Labaw from Tondo. Hello kay Sister Lydia Bernaldez Andico. Kay Darwin Adan Maulion. Hello po sa inyong lahat. Kindly shout out po kung tiga saan po kayo. Hello kay Ricky San Pedro. Hello sa iyo Ricky San Pedro ng Breakthrough in Christ. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hello kay Sir Ferdy Valderrama. Yan. Pakishare po yung video po na ito. Pakishare po, pakishare po natin para mas marami pang makanood. Amen. Done sharing, sabi po ni Sister Victoria. 12 na po nanonood. Wow, praise God. Nawa tayo po ay lumagpas po sa 20 or 30 po, no? Alin? Saglit lang po, ha? Saan ba nakalagay? Dito, pasok ko lang. Dali lang po. Last 2 minutes po. Hello po kay Sister Bina Encarnacion. Hello po kay Sister Rodora Cruz Constantino. Hello po sa inyong lahat. Can you type your location po? Tiga saan po kayo uli? Para makita po nila kung iba't ibang dako tayo. Meron po na nanonood sa atin. Tiga Cebu. Hello kay Sir Medardo Pitogo. Sir, yung prayer request po ninyo, lagi ko pong pinagpe-pray po yan, no? In private, no? Talagang hindi po natin pwedeng pag-pray po dito. Very personal po ito. At meron pong ganun mga panalangin na hindi pwedeng ipanalangin po sa ating pong FB Live. And we understand that, no? Kaya pwede po kayong mag-share ng struggle po ninyo and we will pray for you. Hello kay Sir Louis Reyes! Kay Brother Louis Reyes ng Pompak Family. At hello po sa mga tiga Pompak na mga nanonood po, no? Thank you so much for watching.
Sana po napanood niyo na po yung kay Pastora Arlene. And tomorrow meron po siyang live, no? 7:30 or alas 8 po. Hindi ko po alam kung ano yung exact. 7:30 or 8. Punta po tayo. No? Kindly share this live video po. Share po natin, i-share po natin. Please. And tayo po ay magsisimulan ho, no, sa ating pong awitin para sa ating pong Panginoon. Praise God. Ang title po nito is The More I Seek You. By Carrie Job. The More I Seek You. At bago tayo magsimula, bago tayo umawit sa Panginoon, and let's all pray to the Lord. Ready lang po natin yung kanta. Praise God. Hallelujah. And tayo po ay mananalangin na po, no? Hello po sa inyong lahat. From Cavite, General Trias, si Sister Bina Encarnacion. Hello. Yan. By the way, this is Pastor Kiko Enrico Duyan. Kung sa hindi pa nakakilala po sa akin, mayroon po tayong bago po rito. And tayo po ay mag-aaral na po ng mensahe ng Panginoon. But before that, let's all pray and let's thank the Lord. We know that God is good all the time. And all the time, God is good. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri. Nagpapasalamat sa napakagandang gabi na ipinagkaloob po sa amin. Punong-puno po kami ng kagalakan sapagkat muli maririnig po namin ang iyong tinig, Panginoon. Ngayon pa lamang, O Diyos, naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin kang maganda sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maging sa aming pamilya. Lord, alam po namin, Lord God, we will expect, Lord God, greater things in your name. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito. Patuloy po kami humingi ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala. Simula kaninang umaga hanggang ngayon, meron po kaming nasabi, inisip, at ginawa na hindi mo kinalulugdan. Panalangin ko, O Diyos, patuloy po na maranasan po namin yung forgiveness mo. At sa gabi pong ito, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa. Umawit po kami na meron pong pasasalamat sa iyo. At patuloy, Panginoon, i-reveal mo ang iyong sarili sa bawat isa po sa amin. At sa lahat po ng aming papanalangin, Panginoon, manguna ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment at magsabi po ng Amen and Amen. Sino po sa atin handa na pong mag-worship sa Panginoon? Pwede siya na po, medyo basa pa yung buko, no? Tayo po ay kakaligo lang po para talagang fresh na fresh, no? Para po sa ating pong Panginoon. Amen. Kung handa na po tayo, can we type Amen? No? Can we type Amen? No? Type po natin Amen. Praise God. Aawit na po tayo sa ating pong Panginoon. Hallelujah. The More I Seek You, ang title po nito. Kantayin po natin lahat. Hallelujah. Yes, Lord. The more I find you, the more I found you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Hallelujah, we bless your name, O God. Continue worship you and bless your name, O God. Sabay-sabay ho tayo, awitin po natin po ito. The more I seek you, the more I seek you, the more I find you,
The more I found you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. In your peace, it's overwhelming. Yes, Lord. Oh, your love is overwhelming me, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. My Lord is overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. In your peace. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. We want to seek you more and more in our lives. And sa gabay po ito, Panginoon, gusto lang po namin ibalik lahat ng pabulik pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen! Amen! And Amen! Okay, bago tayo magsimula sa ating pong Word of God, shout out lang po muna uli kay Sister Edna Arsena. Hello po sa inyo. Shout out po kay Sister Alona Alarcon. Tiga saan po kayo, Sister Alona? Hello po kay Ma'am Jevelry Santos, no? Nakikinig po ngayon. Baka ito po ay kaibigan niya po, kamag-anak. Alam ko po meron pong dapat ipanalangin po si Jevelry, no? Na taga Compact, no? Kaibigan po natin. Ngayon pa lamang po, no, i-type po natin kung ano po yung ating po mga pasasalamat. I-type po natin. Kung merong answered prayer, i-type nyo po. Kung merong pong prayer request, i-type po natin. Habang hinahanap po lang po ang aking notes. No, i-type po natin kung ano po yung gusto nyong ipasalamat sa ating pong Panginoon. At kung gusto, ano po yung gusto nyong ipapanalangin po natin sa mga oras po na ito. No, kung meron po, please comment po. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot. Kailangan po natin i-shout out po yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? No? Dahil araw-araw nagiging mabuti ang Panginoon, bagamat hindi mabuti ang sitwasyon, pero napakabuti ng ating pong Panginoon. Can we type, God is good. God is good. Mabuti po ang Diyos po natin. Amen po? No? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Wala pong time na hindi siya naging mabuti, no? Sa bawat panahon, oras at pagkakataon ay naging mabuti pa siya sa atin po. At ngayon po, mag-aaral lang po tayo ng mensahe ng ating pong Panginoon, no? Habang tinatype niyo po yung inyo pong mga pasasalamat, no? Eh tayo po ay mag-aaral na po, no? Ang title po natin po ngayon is about balansehin mo lang, no? Can we type balansehin mo lang? No? Sa lahat ng hindi balanse, eh ang tendency po ay tumumba. No, marami na pong hindi na balanse, pero talagang nagkaroon po ng problema sa kanila pong buhay. No, sa lahat ng aspeto ng buhay, pag hindi balanse ang lahat, mapapahamak po tayo. Pero dito po sa ituturo po ng Panginoon, napakaganda po ng mensahe po ng Lord. No, kung handa na po tayo, saluhin po natin
ang salita ng ating pong Panginoon. The Bible said, ito po yung storya ni Martha and Mary, no? Doon po sa kanilang tahanan. Sa Luke chapter 10, verse 38 to 40. Lucas 10, 38 to 40. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni na Martha at ng kapatid niyang si Maria. Nang naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, "Panginoon, bale wala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda na nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ito'y hindi aalisin sa kanya. No? Hello po kay Sister Joanne Villarojas, kay Shirel Basquigin. Hello po sa inyong lahat, kay Sister Winnie Ferrer. James Gatila Basyao, hello po. Tiga saan po kayo, sir and ma'am? Tiga saan po kayo? No, meron tayong mga OFW, shoutout niyo po. No, meron po tayong nanonood, tiga UAE, meron po sa Taiwan. Hello po kay Sister Merlin Liat. Thank you for watching po. No, at ito pong istorya po natin, nauulitin po natin sa mga humabol. Ang ating pong title is Balansehin Mo Lang. No, can we type? Balansehin Mo Lang. Tandaan niyo po, ang isang bagay na hindi balanse, ulitin po natin, ay bumabagsak. Alam niyo, maraming mga tao po ngayon, kahit even mga Kristiyano, no, nagkakaroon po ng pagbagsak. No, sa spiritual na buhay, sa physical na pangangatawan, no, yung even yung ating emotion talagang bagsak na bagsak, lungkot na lungkot ka na. No, even sa lahat, even yung pag-iisip mo, no, yung inyong mental health talagang because of this pandemic, because of struggle in your life, in your family, in your ministry, in your business, in your career, in your studying sa mga kabataan, talagang minsan ay hirap na hirap na tayo. Pero dito po makikita po natin sa message ng Panginoon kung paano po dapat balansehin yung tatlong bagay na pag-uusapan po natin. Okay, ito po yung istorya na si Jesus ay kasama niya ang mga alagad. Pumunta po sila doon sa isang nayon. At doon po nakatira si Martha, Mary, and si Lazarus na kanya pong kaibigan. And may tatlong bagay po na pag-uusapan po tayo. Number one, visiting time. No? Can we type visiting time? No? The visitation of Jesus and the disciples on his friends Lazarus, Mary, and Martha. Hello po kay Tita Elenita Roman. Kapitbahay po namin dyan lang po sa kabilang bahay. Hello po sa inyo. At sa lahat po na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong 17 na nanonood at tiyaga po, no, sa salita po ng Panginoon. No? Visiting time. Bumisit po o pumasyal po si Jesus doon po sa tahanan. Maging sino man po, no, kapag ang Diyos, kapag si Jesus ay dumalaw po sa inyo, no, is very welcome po sa ating pong mga tahanan. Tama po ba? Literally, kung ikaw ay nasa panahon ni Martha and Mary and Lazarus, papapasukin mo at papapasukin mo si Jesus sa loob ng iyong tahanan. No? Tandaan niyo po ito, God will visit our homes with His presence. Bagamat si Jesus wala na po ngayon, but the presence of the living God, the Holy Spirit, yung sinend po ng Panginoong Jesus para po siya ang makatulong po sa atin, makasama po natin sa oras po na ito dahil si Jesus ay po umakyat na sa langit at ang Holy Spirit po ngayon ay yung siya po yung nananahan sa ating po mga puso, sa ating po mga buhay. No? And tandaan niyo po ito, bibisitahin ng Panginoon yung kanyang presensya sa bawat tahanan po natin. Naniniwala po ba kayo that the presence of God is available to every homes sa bawat sa po sa atin? Kung naniniwala po kayo, no, can we type I believe?
I believe that God is in our home. Eh, Pastor, ang dami naming problema. Pastor, ang gulo sa tahanan. Meron pa ang kwento na gusto ko nang lumayas sa impyernong tahanan ito. Dahil yung tatay, eh talagang ang tawag po ng asawa, eh demonyo. Tapos yung asawa naman po, eh demonyita. Tapos yung anak, demonyito. No? Sabi ng isang kapatid po niya, makalayas na nga sa impyernong bahay po na ito. Tandaan niyo po, don't say that. Don't say sa loob ng yung tahanan na impyerno yung nangyayari sa buhay ninyo sa loob ng tahanan dahil walang pagkakasundo, dahil walang pagkakaisa, walang pagmamahalan. No? Kundi naniniwala po ako, in God's time, in God's perfect time, God will visit our family. God will visit every home. Talagang ang Panginoon ay magbibisit po sa atin. No? Magbibisit po sa atin. Siya po yung dadalo po sa bawat tahanan po natin. No? Ano ibig sabihin? Dadalo po sa bawat tahanan po natin upang iparanas niya ang kanyang presensya. Iparanas niya ang kanyang kapangyarihan. Iparanas niya ang kanyang pangako sa bawat tahanan po natin. Alam ko po, ang dami po nating problema sa loob ng tahanan. Sa relasyon. No? Na mag-asawa, magulang sa anak, magkakapatid. No? Magkakamag-anak. Pero alam po natin na ang Panginoon ay yung kanyang presence ay present sa bawat tahanan po natin. No? At lagi po natin declare, Lord, God bless our home. Lord, let your presence be evident, Lord God, in this house. Bagamat sa ngayon, Panginoon, parang hindi po namin nakikita yung magandang bagay na nangyayari. Pero we invite your presence in our homes, Lord. And we do believe the presence of yours, Lord God, is present in our houses, Lord God. There's a revival, Panginoon. There's freedom. There's joy. There's peace. There's victory. There's hope. There's love. There's gladness in our hearts. At ngayon pa lamang, naniniwala ho tayo na ang Diyos bibisitahin ang bawat tahanan po natin. Amen? No? God will visit our homes. God will visit our parents. The heart of our parents. God will convict every children. Lahat ng kabataan na pasaway. Talagang bibisitahin ng Panginoon. Mangungusap ang Diyos sa puso ng bawat kabataan at sa mga anak po ninyo. Sa mga kamag-anak po ninyo. No? At patuloy po siyang mananahan sa ating pong mga tahanan. No? Sabi nga, ang presence ni God hindi nakakahon sa loob lang ng simbahan, kundi sa bawat tahanan din naman. Amen? No, hindi porkit nandun ka sa simbahan, ang lakas ng presence ni Lord pag nag-worship kami, grabe, kinikilabutan ako. Pwede rin pong mangyari sa loob ng tahanan po yan. Kahit nasa loob ka ng tahanan, you will feel, or we will feel the presence of the Lord. No? Mararanasan po natin yung presence ng Panginoon. Bakit? Pangako niya po ito eh. Sa bawat sa po sa atin. That He will never leave us nor forsake us. At kung nasaan man tayo, nandun din po ang ating pong Panginoon. Sapagkat Siya ay Diyos ng pangako. Diyos na Emmanuel. Na nakasama natin ang Panginoon. At hindi lang natin kasama ang Diyos. No? Kundi nasa loob natin ang Panginoon. Nasa loob natin ang Holy Spirit. God is within us. At kung saan tayo pupunta, nandun ang banal na Espiritu upang tayo po ay patuloy na gabayan, pagpalain, pagtagumpayin sa ating pong mga buhay. Can you type amen for that? Alam niyo po, one of the reasons why God allowed this pandemic season to realize na ang pagsamba, pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin ay pwedeng gawin sa loob ng bahay. Kaya ang tawag po rito is sambahay, no? Sa loob ng bahay, sumasamba ang bawat magulang, ang bawat mga anak, ang bawat buong pamilya. But sad to say, no? Dumating ang pandemic, meron pa rin po mga pamilya na hindi pa rin po nabubuksan ang kanilang puso doon sa katotohanan po na ito na pwedeng ang bawat isa ay sumamba sa ating Panginoon sa loob ng tahanan, hindi lang sa loob ng simbahan.
Nagsarado po lahat ng churches. That's why, sinasabi ng Panginoon, dapat kahit saan, sa simbahan, sa tahanan, sa trabaho, sa paaralan, sa iyong negosyo, o saan man, pwede mong sambahin, pwede kang mag-aral ng salita ng Diyos, at pwede kang manalangin sa ating pong Panginoon. Amen po. No? In any places, in everywhere, pwede po nating maranasan ang presensya ng Panginoon. Pwede po nating gawin yung mga religious things. Pwede po nating gawin yung mga ginagawa po natin sa loob ng church. And even sa online. Ito na po yung naging tahanan po natin. Nasa loob tayo ng bawat bahay po natin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil ngayon pa lamang po, no? Kahit wala ho tayo sa loob ng church, pero nandun tayo sa loob ng kalooban ng Panginoon na patuloy po natin pinag-uusapan yung kadakilaan ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung pananalangin, yung pagsamba sa ating pong Panginoon. No? Pero sa kabilang banda, may mga tao na ayaw nang pumunta sa church. Number one, dahil takot sa COVID-19, baka mahawa. Tandaan niyo po ito, kung meron kayong church na kinabibilangan, huwag ho kayong matakot sa virus. Mas matakot ho tayo kay Jesus. Amen? Mas matakot tayo sa Panginoon. Bakit yung virus, limited lang yung magagawa niya. Pero si Jesus, kaya niya ang gawin ng lahat sa buhay po natin. Upang ipakita niya lamang na talagang kailangan mo ring magsimba sa loob ng simbahan. No? Sasabihin ng mga tao, pwede naman mag-online na lang o pwede naman sa bahay na lang ako sumamba. Eh ganun din naman, parehas lang naman. Tandaan niyo po ito, utos din po ng Panginoon that we will gather together in one place or in our church to worship, to study the Word of God, to pray, to encourage one another. In Hebrews chapter 10, verse 25, let's encourage one another. At kung ikaw kapatid, hindi ka umatin sa loob ng church, ito po ay mensahe para po sa iyo. Kung ikaw ay natatakot sa COVID-19, baka yung katabi mo sa church may COVID-19, mahawa ka, no? Tandaan niyo po ito. Poprotektahan tayo ng Panginoon. Amen po. Bakit? Pambihira pagkabigayan ng ayuda, dikit-dikit okay lang. Pagbigayan po ng o babaksinan ho tayo, medyo dikit-dikit na rin po pagbaksinan, okay lang. Sa palengke lalo pag nasa palengke ka, aminin niyo po, no? Dikit-dikit po sa loob ng palengke. Pero okay lang ho sa atin kasi nga baka magutom ho tayo. Wala tayong kakainin pag hindi tayo na palengke. Na malengke. Pero pag sa loob ng church, kahit hiwa-hiwalay na, may protocol na, may mas na, takot ka pa rin magsimba. At dahil doon, ayaw mo magsimba. Minsan, ayaw mo rin mag-online. Minsan, wala kang time talaga, no? Sa online or on-site. Kaya anong nangyayari? Nagkakawindang-windang yung buhay po natin. No? Sabi ho rito, pangalawang point po natin sa number one, dalawin din natin, no? Sabi ho rito, ang ating mga kaibigan at ang ating po mga kapamilya. No? Sa physical at spiritual na pamilya o ka-churchmate po natin, kamustahin po natin sila at ipanalangin po natin sila. No? Nung nagkaroon po ng pandemya, talaga nagkawatak-watak po tayo. Nag-stay po tayo sa bawat bahay. But my question is, kailan mo huling dinalaw ang iyong pamilya? Hello, kung malayo ka sa pamilya mo, kailan mo huling dinalaw? No? Pwede na pong dumalaw po ngayon sa ating pong mga kapamilya. Medyo maluwag na po tayo. Kailan mo dinalaw ang iyong kaibigan? Kailan mo dinalaw yung mga spiritual family mo? No? Ako po, nandito po ako ngayon sa aking physical family, biological family, para dalawin po sila for 2 weeks na po kami, magka 3 weeks na po kami rito sa Tondo. Dahil alam po namin na hindi natin pwedeng pabayaan ang ating pong sariling pamilya. Nakamustahin po sila, no? At samahan po sila. Hindi lang pwedeng puro ministry. Dapat meron tayong time sa ating pong pamilya. Because family is our first ministry. Amen? No? Ulitin ko po, family is our first ministry. Bago yung ating pong mga kapitbahay, mga kakilala at kaibigan, ka-office mate, ka-church mate, ang pamilya po muna. No? Priority po natin yun ang ating pong pamilya. Okay? No? Ito po yung number one, the visiting time. Let's visit. No? Tayo po ay bibisitahin ng Diyos ang bawat tahanan.
at ang Diyos ang magbabago ng sitwasyon ng pamilya po ninyo. Can you type amen for that? Babaguhin ng Diyos. Kung may struggle sa pamilya mo, may gagawin si Lord sa pamilya mo. Aayusin ng Diyos ang pamilya mo. Magpapalain ng Diyos ang buo mong pamilya. Pagagalingin ng Diyos kung sino man ang may sakit sa karamdaman sa loob ng pamilya. Ilan po kay Ninang Lani, Ampioko, pagpipray po natin ang inyo pong apo. Pagpipray po natin mamaya. Ilan rin po kay Sister Remedios, Abogin, Rhea Benjamin, hello po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Hello kay Sir Darwin, hello po. Hello po kay Sir Darwin. Hello po kay Sister Victoria, hello po sa inyong lahat. Pangalawang points po natin, seeking time. Kanina, visiting time. Ito naman po, seeking time. The heart of Mary on listening to the voice of the Lord. She prioritized what is the best thing to do. No? Lesson. Ito po yung lesson po rito. Having a one-on-one with God, or ito po yung tinatawag na quiet time or devotion time with the Lord. Nung dumating po si Jesus, ang unang hakbang na ginawa ni Mary, lumapit siya sa paanan ng Panginoong Jesus. Talagang dikit po. Tandaan niyo po ito. Importante po at i-priority po natin yung pag-seek sa ating pong Panginoon. Amen? Ano ibig sabihin? Kanina nga sa kanta po natin, the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. No? Sabi rito, being in love with God, no, is being in love to His Word. Kung in love ka kay God, dapat in love ka rin sa Kanyang salita. Prioritizing the Lord is prioritizing the Word. No, kung pinaprioritize mo si Lord sa buhay mo, dapat pinaprioritize mo ang Kanyang salita. My question is, kailan ka huling nakinig ng preaching? Aray ko po. Basta parang ako yun ah. Kailan ka huling dumalo sa simbahan para makinig ng mensahe ng Diyos? Pangatlo, ito mas masakit. Kailan ka huling nagbasa ng Bible na meron ka sa cellphone o yung literal Bible na meron ka? Baka mamaya dito lang po tayo nakikinig sa morning devotion, evening prayer po natin. No? Tapos yung personal na encounter mo, yung word of God mo, yung prayer mo, wala po tayong time sa Panginoon. Ayaw po ng Lord yun. No? Paano pag wala pong online? Paano na po yung ating spirituality? Paano po yung paghahanap natin sa ating pong Panginoon? No? Alam nyo kasi marami pong maraming dahilan kung bakit hindi po nagbabasa ng Bible. No? Noong una baka wala kang Bible. Sabi ng narinig ko, benta mo yung cellphone mo na iPhone, bumili ka ng Bible kasi mas mahalaga ang Bible kaysa sa cellphone. Amen? Ayan na, parang wala na po nag-i-amen. Parang nalulungkot na po tayo lang. Pagtuturo po ng Diyos sa bawat sa po sa atin to. Hello kay Sister Elisa Makato. God bless you. God bless you. Okay, tuloy lang po natin ha. Bakit hindi nagbabasa ng Bible? Number one, busyness. Sobrang busy ka sa pag-aaral, sobrang busy ka sa trabaho, sa negosyo, sobrang busy ka sa libangan, sa barkada, sa ibang bagay, sa pamilya mo, busy ka, meron kayong family bonding, may swimming kayo, may lahat, ginagawa nyo na, no? Pero wala kang time sa pagbabasa ng salita ng Diyos. No, tandaan nyo, hindi porket busy po tayo eh nagiging fruitful po yung ating pong binagawa. No? At ang mas masakit sa sobrang busy po natin, nakakalimutan po natin yung pinaka-importante sa lahat, yung pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo na po dito po sa ating pong online. Kapatid, ito yung mensahe ng Panginoon. Patuloy ho tayong makinig ng mensahe ng Diyos. Through online, in your personal devotion, gawin po natin lahat po ito para sa Diyos. Nakakatawa po yung isa po nating kaibigan po. No? She is a Christian. Ang pangalan po niya si Sister Jennifer Melo. Nakikinig po siya sa atin palagi. Talagang yung kanyang heart. Meron po siyang sariling church. Pero
Nanonood po siya sa atin. Why? Kasi gusto niya araw-araw makapakinig ng salita ng Diyos. No? And it's about, hindi natin pag-uusapan pangalan ng church, yung denomination, kung anong religion mo. Hindi po natin pag-uusapan dito yan. Ang pag-uusapan po natin, kamusta yung relasyon mo sa ating pong Panginoon? Do you have time sa ating pong Panginoon? No, sa kabilang banda, ito naman yung laziness. Tinatamad ka. Tinatamad kang mag-online, tinatamad kang umatin sa church, tinatamad kang magbasa ng Bible, mag-pray. Ayaw po ng Panginoon ang tamad. Lalo sa kanya pong para sa bagay po, para po sa Diyos. Minsan, ang sipag po natin sa ibang bagay para makapit po natin yung ating plano, pangarap. Nagpapakasipag ho tayo, nagtsatsaga ho tayo para sa ibang bagay, para ikaw ay maging mapagpala, mapromote, lumago ang business. But sometimes, we forgot the important, the essential thing that we do. Katulad nga ng sinabi ko nung Sunday, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain forever. Amen? Yung negosyo mo, yung pag-aaral, lahat po yan na ginagawa po na, libangan, ML, manonood ng TV, lahat yan mawawala. Pero ang salita ng Diyos, it will not end. It will last forever, through eternity. Nandun po ang salita po ng Diyos. Hello po kay Sister Nonas. Amen po. No, o kaya naman, walang maintindihan. Ay, hindi ako nagbabasa ng Bible. Kasi wala akong maintindihan. Lalo na pag binasa ko yung Revelation. Hindi ko maintindihan, Pastor. Wala akong maintindihan. Sa Book of Numbers, sa ibang libro, wala akong maunawaan. Alam niyo po, pag ganyan damdamin po natin, tatama rin po tayo, aayaw tayo sa pagbasa ng Bible. No? O kaya naman, baka ayaw mo magbasa ng Bible kasi tinatamaan ka. Sabi ng Bible, huwag mangalunya, pero nangangalunya ka. Huwag mag-chismis, pero chismoso ka, chismoso. Chismoso o chismosa ka. Huwag magmumura, pero sabi ng Bible, mapapasapoy sa impyerno kapag ikaw ay nagsimura. No? Sabi ng Bible, huwag tayong gumanti, pero gusto mo nang gumanti sa kaaway mo eh. Ayoko nang basahin to. Parang lahat ng gusto kong gawin, talagang hinaharangan ng Bible na ito, ng salita ng Diyos eh. Hindi na nga lang ako magbabasa. Yun, nung hindi siya nagbasa, napahamak ang buhay niya. Sinunod niya yung gusto niya. Pero pag sinunod natin yung gusto ng Panginoon, at nagpatama tayo sa Diyos, Lord, salamat. Walang kalyo ang puso ko. Tinatamaan ako, salamat po. At patuloy ako mag-aaral ng salita mo, dahil ito ang makakatulong sa buhay ko. Amen? Wala pong ibang bagay na makakapagbago ng puso ng bawat isa, kundi ang salita ng Diyos. Because many books can inform, but only the Bible can transform life. Amen? Amen? Magbasa tayo ng Bible. Panglima, baka wala ka lang talagang pakialam. Wala namang pakialam dyan sa Bible. Wala akong pakialam sa spiritual life ko. Kaya pala nade-depress ka ngayon. Kaya pala nahihirapan ka ngayon. Kaya pala nalulungkot ka. Kaya pala pagod na pagod ka na. Because ikaw ay nabubuhay ngayon sa sarili mo lang, sa sarili mong lakas at talino, diskarte sa buhay. Kaya ang nangyayari sa buhay mo, puro palpak, kalungkutan, failure, depression, frustration. Pero kapag ang salita ng Diyos ang inuna natin, at ang Diyos ang inuna po natin sa buhay po natin, no, tayo po ay pagpapalain po ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag natin kaligtaan, basahin ang Biblia, ang aklat ng kautusan sa umaga at sa gabi. Basahin, pag-aralan ito, sundin ito, at sabi po roon, magtatagumpay ka sa iyong buhay. Magiging successful ka sa iyong buhay. Tandaan niyo po, sa lahat ng sumunod sa Panginoon, talagang ito po ay tinatawag na good successful. Hindi lahat ng successful sa buhay ay good successful. Meron pong bad successful. Hello? No? Halimbawa na lang, yung isang mayamang tao, talaga ang dami niyang pera, pero galing pala sa sugal, o galing po sa droga, o galing sa korupsyon. Bad success po yun. Kaya sa kabilang banda, hindi naman pwede puro na lang tayo reading the Bible, studying the Word of God. We need also to apply it in our lives
and share it also in other people. Amen? Balanse lang po. Huwag puro basa, apply din po. Pag in-apply, i-share sa iba. Huwag puro share, hindi naman in-apply sa sarili. No? Kundi balansehin po natin lahat. Nang sa ganun, maging maayos po ang ating pong buhay at ang ating pong kinabukasan. Palakpakan po natin ang Lord. Hello po kay Sister Bernadette. Parado muli. God bless you. Hashtag, sabi ni Sir Louie, hashtag magbago ka, sir. No, magbago ka, sir. Wow. Okay, tuloy lang po natin. Number 3. No, and for the last. No? Tinuro tayo. Sabi ni Sir, take it in, leave it out, and pass it on. Grabe. Talagang yan po yung dapat po natin gawin sa ating pong buhay. Okay, number 3. Ito naman, pagkatapos po ng visitation time, visiting time, no, visiting R, ito naman po ay seeking R. Ito naman po, ang huli, is serving R, or serving time, having a heart of a servant, maging lingkod ng ating pong Panginoon. Serving the King of Kings and the Lord of Lords. Because God or Jesus is our master and we are His servants. And sana po tayo po ay maging faithful servant of the Lord. Be diligent in serving God. Magpakasipag sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan niyo po ito, kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, naglilingkod ka sa kabila. Ganun lang po kasimple. At sabi roon, magpakasipag po tayo, no, sa paglilingkod sa Diyos. 1 Corinthians 15:58, sabi po ng Bible, no, talagang magpakasipag ka, stand firm, ituloy mo yung ginagawa mo na yan sa takdang panahon, pagpapalain kita. Colossians 3:23, no, isipin mo na naglilingkod ka sa Panginoon. Naglilingkod ka sa Panginoon, no? O sa mga tao, iisipin mo palagi, ito ay ginagawa ko para sa Diyos. No, ang paglilingkod mo bilang isang service crew para sa Panginoon, bilang isang businesswoman sa mga customer para sa Panginoon, bilang isang estudyante, pinaglilingkuran mo ang guro mo para sa Panginoon. Amen? Bilang isang anak, pinaglilingkuran mo yung magulang mo para sa Panginoon. Bilang isang magulang, pinaglilingkuran mo ang mga anak mo para sa Panginoon. O bilang isang pastor, pinaglilingkuran po natin ang mga leaders and members of the church and the community para po sa Panginoon. At ang ginagawa ko po ngayon, para po ito sa Panginoon. At kahit isa lang ang nanonood, para po ito sa Panginoon. Amen? Hindi porkit isa lang nanonood, matamlay ako magturo. Isa lang nanonood. Sige po, tayo po yung makinig ng salita ng Diyos. Isa lang po ang nanonood. Hindi po. Kahit isa lang po. Pag nagpipreso ako talaga, ako po ay gusto kong ibigay yung the best ko. Kaya minsan naririnig niyo po sa akin, nakakapagod. Sa totoo lang po, literally, physically, nakakapagod po. Nagbubuhos po ako ng energy po rito. Akala niyo, ganito lang. Nagbubuhos tayo ng energy po rito. No? Para po tayo nakikipag-boxing sa kaaway. No? Na ibahagi natin yung salita ng Diyos. Napapanoon o hindi. No? Let's serve the Lord with gladness, with joy in our heart. Excuse me po. In serving God, we must serve the people, and also our service to the people is also our service to God. Amen? But remember this. Don't complain in serving God dahil may inis ka lang. No? Mawawala yung joy mo sa paglilingkod at mapapagod ka lang sa ginagawa. Amen po, no? Kapag reklamo tayo ng reklamo, katulad po ni Martha, nagre-reklamo siya, nainis na po siya, napagod po siya, na-burnout po siya. Marami po sa atin ngayon, pastor ka, kristyano ka, employer ka, employee ka, businesswoman ka, estudyante ka, magulang ka, minsan napapagod ka na, nalulungkot ka na. Bakit? Hindi ka napasaya sa ginagawa mo kasi napipilitan ka na lang. Pero kapag ka, natutuwa ka sa ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, at alam mo, ito po ay para sa Panginoon, eh, talagang magiging masaya ka. At ibubuhos mo, ibibigay mo lahat, your time, treasure, and talents para po sa Panginoon. Sabi po ni Sir Louis, gusto ko lang basahin ang ganda. Having a heart of a servant, be diligent in serving God. If you cannot do that, you're serving the enemy. Ito po yung sinabi ko po pala kanina, no? And praise God for that. There are times na mararanasan mo na parang ikaw na lang ang gumagawa ng lahat.
Ikaw na lang ang laging inuutusan. Ikaw na lang ang laging kumikilos. Ipagpatuloy mo lang kasi lahat ng yan, lahat ng pagod, hirap at sakripisyo na meron ka, and even the OFW, friends po natin, huwag kang mapagod maglingkod sa iyong amo, sa pamilya ng iyong amo, sa iyong pamilya, para sa kinabukasan nila. Kasi isang araw, pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos. Hindi lamang po sa pera, sa material na bagay, kundi pagpapalain ka ng heavenly wealth ng ating pong Panginoon. Amen? This is about time. Marami po sa atin takot po maglingkod sa Panginoon. Maraming dahilan, kasi makasalanan pa ako hanggang ngayon. Alam niyo po, kung yan po yung dahilan po natin, dapat wala po naglilingkod kahit sa po sa atin. Lahat po tayo makasalanan. Wala akong alam sa salita ng Diyos. Ako rin po, dati wala po akong alam sa salita ng Diyos. Hello po kay Sister Minette. I-replay mo na lang, napakaganda yung topic natin. And we will pray for you. We will pray for you. Hallelujah. No? Pagpatuloy po natin. Minsan talagang isa ka na lang eh. Ikaw na lang gumagawa. Pero huwag ka na magreklamo. Gawin mo lang yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Gawin mo lang yung responsibility mo, duty mo. At kung hindi nila gagawin, pananagutan nila sa Panginoon yun. At ito maganda. Kapag ka nakikita mo na tapos ka na sa ginagawa mo at pwede kang tumulong sa iba para makapaglingkod sa iba, tumulong ka sa iba. Pagpapalain ka ng Diyos lalo. Suportahan mo sila. Tulungan mo sila. Gawin mo lahat para sa Diyos. At kung yan po yung ating motivation para sa Panginoon, hindi ka mapapagod na maglingkod sa Diyos, magtrabaho, mag-aral, magnegosyo, mag-alaga ng pamilya. Gawin ang lahat para sa Panginoon. Amen? And, pero sa kabilang banda, dahil sa sobrang paglilingkod natin sa Diyos, we forget our intimacy with the Lord. No, busy ka sa kingdom, pero wala kang time sa King. Wala kang time kay Lord. Busy ka sa pagtatrabaho, pero wala kang time sa pamilya mo. Busy ka sa pag-aaral, pero wala kang time sa iyong mga kapatid. O sa mga kaibigan mo. Busy ka sa, sabi nga, dapat balansehin lang natin. Merong time sa bawat isa. Sa paghahanap sa Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, pag-serve kay Lord. No? At tandaan natin, ang pag-serve kay Lord ay pag-serve sa family, relatives, friends, neighbors, classmates, office mates, church mates, and soul mates. Wow! Meron ganun, ha? May ganun. No? Maging yung jowa mo, no? Yung kasintahan mo, talagang paglingkuran mo yan ang buong puso mo. At huwag na huwag mong lolokoy yung jowa mo na yan. Pag niloko mo yan, lagot ka kay Lord. Amen? And yun po, yung ating pong lesson po ngayong gabi pong ito. Paglingkuran po natin ang Diyos. Pero our top priority is to seek the Lord before we serve the Lord. And God, no, will visit us and continue pour out His Spirit to us para magawa po natin at magampanan po natin yung pagiging Kristiyano po natin. Mahirap po. Masagana ang sarili po natin gawin ang lahat ng ito. Pero uulit-ulitin ko, bibisitahin ng Diyos ang bawat sa puso natin, ang puso po natin. Marahil pagod ka na physically, emotionally, mentally. Pagod na yung kaluluwa mo sa mga pinagdadaan mo. Pero tandaan po natin, bibisitahin ka ng Diyos at bibigyan ka ng lakas, talino, pag-asa at gabay ng ating Panginoon. And God will direct you. At lahat ng manggagawin mo sa buhay mo, mapapalanuhin mo, it falls into places at magiging maayos po ito. Magiging in order po ito. Basta magiging order po yung ating pong ginagawa araw-araw sa ating pong buhay. Ang ating pong conclusion, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Don't forget righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo si Kristo. Unahin mo ang kanyang kaharian. At ano man ang pangangailangan mo, ipagkakalob sa bawat sa puso atin. Tama na po ang maling priority sa buhay.
tigilan na po natin ang pagkalimot sa Diyos. Tigilan na po natin yung pagiging tamad o ayaw nating maglingkod sa Panginoon. Gawin po natin lahat para po sa Diyos. Let's all pray and please comment and type your prayer request. I want to serve you by prayer. Na tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po. We continue pray, Lord God, for this moment in time. Tuloy ka pong dinudulog sa iyo, Panginoon. Na meron kaming dapat mga ipanalangin, O Diyos, Lord. Salamat po sa mensahe na aming pong narinig. Thank you so much, Lord, for the 21 persons, Lord God, here in our live. Kasama po ng kanila pong pamilya. Nagpapasalamat po ako sapagkat ramdam ko po, Panginoon, yung kanilang pagmamahal sa iyo. Panalangin ko, Lord, patuloy po, Panginoon, na ang bawat isa ay mauhaw po sa iyong salita. Ang bawat isa, Panginoon, ay maglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Hindi sila matakot na gawin po ang lahat para po sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, hindi lamang po kami ni Sir Louie ang magpipreach ng word mo, kundi in every social media, in every places, in every nations, Lord, ang gospel mo ang pag-uusapan ng buong mundo. Ang salita mo ay mamumatawi sa social media. Ang bawat isa, Panginoon, ay magkakaroon ng heart, Lord, na isik ka, Panginoon, at paglingkuran ka sa kanila pong mga buhay. Lord, continue visit our nation. Continue pour out your spirit in every home, Lord God. Lord, let the transformation and revival in each and every one of us, Lord God, ay maranasan po namin. Tama na po, Panginoon, yung pagiging mediocre po namin. Tama na po, Panginoon, yung papetiks-petiks po namin. Tama na po yung maling priority po namin. Panalangin ko, Lord, patuloy mong i-pour out ang iyong spirito na kami po, Panginoon, ay mas lalo pong maging on fire, Panginoon, sa pagpa-priority sa iyo at sa iyong kaharian. Mas isipin po namin, Panginoon, yung eternity kaysa po yung temporary na mga bagay. Priority po namin po ito. Pero hindi ibig sabihin, kakalimutan po namin yung trabaho, yung negosyo, yung pamilya, etc., etc. Lord, uunahin ka po namin bago po ang imang bagay. Turuan mo po kami, Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng desire and passion, Panginoong Diyos. How to pursue, Lord God, righteousness. How to worship you in spirit and in truth. How to give our all in all to you, O God. Lord, I pray, Panginoon, sa mga oras po na ito, dalangin ko, magkaroon po kami ng puso na lagi naghahanap sa iyo. Puso na lagi naglilingkod sa iyo. And I pray, anuman po ang aming pong ginagawa, magbigay po ng kaluguran po ito. Panginoon, dalangin ko, Panginoong Diyos, Lord, sa mga oras po na ito, Lord, bukas po ay kaarawan po, Panginoon, Sister Lourdes Ang, Panginoon, sa kapitbahay po namin. Lord, continue. Bless her, Lord God. Patuloy po, Panginoon, na maranasan niya, Panginoon, yung pagsama mo. Salamat po sa panibagong taon na binigay po sa kanya. Panalangin ko, Panginoon, yung kanyang prayer request, yung pagbabago ng kanyang anak na si Brian. Lord, isang araw po, okay na po siya. Lord, yung utang po niya, mababayaran po ito. Yung kanyang kapatid, Panginoon, makakabalik po sa barko. At yung kanya pong asawa, Panginoon, magkakabalikan po sila. At yung kanyang healing, Panginoon, sa kanyang karawan, bukas, yung miracle healing sa kanyang nanay, Josepina, continue heal her in Jesus' name. Thank you so much, Lord God. Comfort po for Nikki Pierso and his husband. Namatayan po sila ng anak kanina lang pong umaga, Panginoon, na balitaan po namin. Lord, I pray, continue comfort them. Provide for them, Lord. Give them peace of heart and mind. Mahirap po mawalan ng mahal sa buhay. Isang goal, Panginoon, ang kanila pong anak. And I pray, patuloy mong hawakan ang kanilang puso. Lord, I pray also, Panginoon, for the healing, Lord, of Nicholas, Jaiden, Ampioco, yung aming pong, nung apo po ng aming pong Ninang Lani, dito po sa Maria Gison. Lord, I declare healing upon healing. Nandun po siya sa hospital ng Tondo. Lord, touch his physical body in the name of Jesus. Be healed right now.
pinagaling ka na ng Panginoon. Yung sanggol na ito, yung baby na ito, pinagaling na ng Panginoon. Ninanglani, paniwalaan mo po ito. Dakilang manggagamot si Jesus. Ganun din po, Panginoon, kay Librada Reyes, yung kanyang lower back pain, Panginoon. Continue, heal her in the name of Jesus. Maranasan niya ang kaginhawaan, Panginoon, sa kanya pong nararamdaman. Lord, I pray, Lord, sa mga oras po na ito, maging kay Jebel Ruiz Santos, di pa rin po siya safe. After na overdose po siya ng intik ng gamot. Lord, I pray, let your mercy, let your glory, let your power, Lord, continue move, Panginoon, sa aming pong kaibigan po na ito. Maranasan niya po yung healing mo sa pangalan ni Jesus. Amen. I continue also pray, Lord God, dito po na po sa ating pong mga comments. Lord, we continue pray, Lord God, for the husband of Sister Theodora Cruz Constantino, Bong Constantino, para sa birthday niya bukas. Wow. Lord, I pray, continue, Panginoon, give him long life, protection, good health, and excellent health. Lord, ilayo mo po siya sa anumang tukso, panganib, at patuloy na mahalin niya po ang kanyang asawa, si Rodora. Magmahalan po sila till the end, Panginoon. And I pray, Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy po na magpala sa kanilang relasyon. Salamat din po, Panginoon. Dalangin ko kay Darwin Adam, yung kanyang sister and brother-in-law, kagalingan po at kalakasan po sa kanila. In the name of Jesus. Lord, I pray kay Minette, Panginoon, yung kanya pong request na isang magandang trabaho, paggalaw mo po ito. Samahan mo po yung kanilang pamilya, maging si Sister Merlin, na kanyang nanay, meron po silang kinaharap na problema po ngayon. Lord, hawakan mo po ang kanilang puso at patuloy na tulungan mo po ang kanilang apo, Panginoon, sa kanila pong pinagdadaanan. Lord, tulungan mo po sila sa mga oras po na ito. Lord, maraming salamat po. I continue pray also, Lord, kay Joan T. Villarojas. Please pray po para sa husband ko, papasok na ulit sa work. Hindi siya magkasakit. At patuloy po, Panginoon, na maging maayos po yung kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Pagpalain mo po ang Villarojas family. In the name of Jesus. I continue pray, Panginoon, kay Sharon Baskin. Doon yung kanyang goiter. Merong nakabara lagi sa lalamunan. Nahirapan po siyang huminga. Lord, I rebuke, Lord, that any sicknesses and disease sa kanyang pangangatawan, maging sa kanyang anak, Panginoon, yung rheumatic heart disease, Lord, wala na po ito sa pangalan ni Jesus. Maging sa kanyang kapatid, Panginoon, pinagaling mo na po ito, yung pamamaga ng abdo, sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po. I continue pray, Lord God, kay Victoria Marcuri, Panginoon. Lord, I pray, Panginoong Diyos, patuloy mo ayusin ang kanilang pamilya. Magkaisa po sila, patuloy po na magmahalan. At ngayon pa lamang, Panginoon, I declare the restoration of their family. Mahal mo po sila at patuloy mong abutin ang kanilang mga anak, kanila pong pagmamahalan bilang mag-asawa. Let the reconciliation of your love and compassion and acceptance be upon them in the name of Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po. Pinagpipray din po namin si, please pray kay Sister Elisa Makato. Please pray po yung sakit namin na mawala na ata sa aking anak, na mawala na ang allergy na niya sa katawan. Lord, I declare yung anumang allergy po sa katawan po, Lord God, ng anak po nila, Sister Elisa, in the name of Jesus, wala na po ito, nilusaw mo na sa pangalan ni Jesus. Lord, yung prayer request po ni Sister Celerina Tabug, Lord, yung kanyang kagalingan sa kanyang sakit na asthma, Lord, in the name of Jesus, be healed. By your stripes, Lord, she is healed right now. At patuloy po siya na makalaya, Panginoon, sa depth. Lord, in Jesus' name, Lord, patuloy ko pinapanalangin, Panginoon, prayer request po, Panginoong Diyos, ni Tita Helen Ventura, Lord, yung patuloy na kagalingan ni Michelle. Lord, I pray in the name of Jesus, patuloy mabutin ng kanyang buhay, patuloy, Panginoon, na maranasan niya yung total healing mo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, dakila kang manggagamot. Lord, ganoon din po kay Sister Minette, yung nagpipray, yung past release na inaantay namin para sa business na maumbisan na sa pangalan ni Jesus. Mangyari po ito in due time, Lord God. In Jesus' name. Amen. Lord, maraming salamat po, Panginoon. I continue pray, Lord God, sa bawat isa po, Lord, na may mga sakit at karamdaman po rito. Tuloy lang po natin. Lord, I pray, Panginoon, sa nanay ko, kay Marisa Duyan, Lord, kay Pastor Art Duyan, kay Brother Eduardo Francisco,
Sister Listy Cruz, Christy Araki, Richard Sertiblao, Brother Glenn Brigoli, Diabetes High Blood, Lord, Kuya Eliasar, Grace Nyola, Joel Nyola, Panginoon. Lord, I pray, ano man pong sakit po nila, Panginoong Diyos, sakit sa kidney, sakit po sa atay, diabetes, in the name of Jesus be healed. Right now, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Panginoon. I pray, yung problema po ni Dwight Chuan, si Dwayne Latrell, ni Jomar Mangada, yung kanilang epilepsy, in the name of Jesus be healed right now. Lord, I pray, Panginoon, patuloy na dinadalangin ko na ikaw po ang magtanggal ng sakit at karamdaman ni Tita Ellen, yung hika, diabetes, problema sa thyroid, in the name of Jesus, be healed. Lord, be healed in Jesus' name. Magalingin mo po siya, Panginoon. Kay Brother Louis Reyes, Panginoon, yung kanyang BP, madali mapagod, Panginoon, at yung kanyang goiter, in the name of Jesus, be healed right now. Tanggapin niyo po, Sir Louis, ang kagalingan na nagagaling po sa Panginoon. Pinagaling na po kayo ni Lord. Tanggapin niyo po ito. Ganun din po, Panginoon, kay Genesis Baldono, yung kanyang anxiety attack. Lord, winasak mo na po ito. Sister Cathy Dingrat, yung lupus niya, Panginoon, wala na po ito. Sa lahat po, Panginoon, na meron pong cancer, Lord God. Lord, kay Brother Paulino Dupaya Sr., Elenita Roman, Sharon Julian, Pastora Yoli Duyan, Remedios Pangilinan, Lindo de la Cruz, Virgilia de la Cruz, April Roque Antonio, Lani Tumbokon, Marilyn Villanueva, Nimpara Doquero, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, right now be healed in Jesus' name. Pinagaling ka na ng Panginoon. Pinagaling na po kayo ng Panginoon. Tanggapin niyo po yung healing miracle ng Lord sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat din po maging kay Rachel Rafferty, Michelle Dolaiba sa kanilang pregnancy complication. Wala na po ito. Tapos na po ito. Magaling na po sila. At magiging normal po ang pagpapanganak po nila sa kanila pong mga anak. Kay Sister Amelia and Janice Labaw, Pati Liber, Lord, be healed in Jesus' name. Pinagaling na po kayo ng Panginoon. Tanggapin niyo po yan. Tanggapin niyo po, pinagaling na po kayo. Manampalataya po kayo kay Lord. Pinagaling na po kayo ng Panginoon. Sa lahat ng may cancer, sa lahat may sakit, pinagaling na po kayo ng Panginoon. Lord, maraming salamat kay Alex Mendoza, yung mental illness niya. In the name of Jesus be healed. Kay Vicky Roman, Panginoon, past recovery po. Siya po yung na-mindstroke. Lord, pagalingin mo po siya. Kay Ate Joy, Panginoon, yung ECG to the echo, maging maganda pong resulta. Kay Alden Robit, Panginoon, sa aming kapitbahay sa Service Road, mahina yung kanyang puso, malapot ang kanyang dugo. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Healing po. Lord, kay Celedon Cabrera, yung kanyang problema sa kanyang tikmura, Panginoon, pagaling mo po siya. Lord, ganun din po, Panginoon, kay Emmanuel Medina, diabetes prostate. Lord, pagalingin mo po ito. Pagalingin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, Panginoon. Lord God, kay Primo Garcia, Emelia Corpus, Panginoon, healing po sa kanila. Clyde Brigoli, healing for normal BP at spiritual growth. Lord, kay Jennifer Melo, Panginoon, Jason Melo, makakilala kay Lord, healing po sa atin niya, na mayroong diabetes, panlalabo ng mata. Kay Ginny Melo, in the name of Jesus be healed. Kay Mylene Aguila, Lord God, patuloy siyang kalingan ng kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po kay Sister Sita Sulit, Panginoon, I pray sa kanyang asawa magkaroon na po ng work bilang isang seaman. Kay Ariel Sita, in Jesus' name. Past recovery po kay M.M. Cedric Leonard, Pangliban, Erwin Balkin, Mark Anthony Manuel. Lord, pagalingin mo po sila ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. I pray, Panginoon, yung depression ni Sister Rain Chloe, wala na po ito. Winasak mo na po ito sa pangalan ni Jesus. Give her joy and peace in her heart in Jesus' name. Pagpalay mo po ang kanyang negosyo, kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus. Lord, yung prosperity and progress sa L2J Engineering Company, ma-award sa kanila yung mga project na inaantay at pinasok nila. Jun Ferrer and Leo de la Cruz in Jesus' name. Pagkalobo po sa kanila ang pagpapala pong ito. Ganoon din po sa Pompa Company, protection, blessings, wisdom, unity, Lord God. At ano bang negative na espiritu sa loob ng kumpanya, meron pong division, meron pong anger, meron pong crab mentality. Winawasak po namin ito sa pangalan ni Jesus. At patuloy po, Panginoon, Lord, let the unity, compassion, helping one another, Panginoon, teaching one another, Lord God, ay maranasan po sa loob ng kampanya. Yung pray to one another, mangyari po ito. Yung values formation po namin, mas marami pong manood, Panginoon, sa mga susunod na linggo sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray kay healing, Panginoon, kay Marlon Ancheta na mawala na yung tubig sa kanyang baga. In the name of Jesus, pinagaling ka na ng Panginoon Marlon Ancheta. Tanggapin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Maniwala ka na sa Jesus ang nagpapagaling ng anumang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus.
Lord, I pray, Panginoon, kay Sister Rhea, yung patuloy na provision sa kanilang kuryente. Hulugulugan po ito, mabayaran po nilang lahat. Lord, I pray, Panginoon, kay Rachel, Lord, ang ganda ng balita, maganda po yung mga grades po niya, panalangin ko po, patuloy po na maging fruitful po yung kanyang pag-aaral at kanyang pagtatrabaho sa pangalan ni Jesus. I pray also, Panginoon, kay Jen Samatra, yung papers niya, Panginoon, para sa work, makumpleto na po ito sa pangalan ni Jesus. I pray, Panginoon, kay Sister Lilibet sa kanyang asawa, na magkaroon ng changes sa heart po niya, magkaayos na po sila, mawala po yung pambababae, at yung sabong addict, Lord God, alisin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Pinapanalangin ko, Panginoon, si Sister Elsie Matira, Panginoon, yung kanyang depression, mawala na po ito, at sa kanyang pagkakautang, Panginoon, mawala na po ito. Yung another big transaction niya, Panginoon, Lord, I pray na mabayaran na po ito sa pangalan ni Jesus. Ganun din po kay Sister Flores Jimenez, magkabalikan na sila ng kanyang asawa, magkaayos na po sila in Jesus' name, at healing po for his two sons, Steven and Ivan Jimenez, continue heal them in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray, Lord God, Panginoon, kay Sister Merlin, sa kanyang business, Lord, ay patuloy po, Panginoon, na pagpalain mo po ito. At patuloy, O Diyos, na gamitin mo ang business po na ito for your glory alone. Salamat po, Panginoon, kay Celerina, Lord, yung persecution ng kanyang asawa dahil sa pagiging born again nila na mag-ina. Panginoon, I declare, Lord, matapos na po ito sa pangalan ni Jesus. I pray, Panginoon, maging sa LOJ Valenzuela Church Renovation, Lord, mangyari po ito. Kailangan po namin ng 100,000. I pray, Lord, provide our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. I pray sa aming tithes and offering, lumaki po ito. Magkaroon, Panginoon, ng generosity ang bawat miyembro, leaders, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Growth of the church and leadership, Lord, continue magtatagka ng marami pang leaders sa loob ng LOJ Valenzuela at sa mga bawat outreaches po, Panginoon, ng LOJ. Salamat po, Panginoong Diyos. Patuloy kong dinadalangin ang aming pong bansa. Ang bansang Pilipinas ay para lamang po sa iyo. Patuloy na winasak mo na anumang gawa ng kaaway. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, tapos na po ito. Yung kahirapan, yung corruption, Lord, wala na po ito. I declare, Panginoon, a new Philippines, Lord God. A born-again Philippines. Isang born-again na pamilyang Pilipino, pati sa mga OFW, saan man sulok ng mundo, makakakilala sa iyo at tatanggapin ka ng bawat isa bilang Panginoon tagapagligtas ng aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpala sa lahat ng nanonood po ngayon. I declare sa 20 na nanonood po ngayon at sa mga nanonood kanina at hahabol po, magre-replay po nito. I declare the abundant blessings, Lord God, ay patuloy na i-pour out po sa bawat sa amin. Sa lahat ng depressed, let the peace of Christ rule in your heart right now, in Jesus' name. Lord, sa lahat ng may insomnia, Panginoon, di makatulog sa gabi dahil ang daming iniisip, Lord, fill them with your Holy Spirit. And continually, Lord God, tulungan mo po sila sa kanilang bigatin, sa kanilang mga puso. At ngayon pa lamang, I declare na magiging tagumpay ang lahat ng ito. Digit sa lahat, panalangin po namin, Panginoon, let your will be done in our lives. To God be the glory. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment ng Amen and Amen. Hallelujah! Palakpaan po natin ng Panginoon at can we type, I am blessed, I am blessed, I am blessed with the word of God. I am blessed sa prayer po. Aray ko. Aray ko po. Nakaw po lang po kasi ako rito, no? Kung kayo po ay na-bless, continue bless our ministry by online giving. Nandiyan po ang ating pong Gcash account sa ating pong caption. Thank you so much sa lahat po ng nanood. At gusto ko lamang po kayong shout out, no? Bagong lahat, let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Patuloy po na si Jesus ang maghari sa ating puso, sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating pong bansa, at sa buong mundo. Patuloy po natin hanapin si Jesus at paglingkuran po natin si Jesus. Wala na pong ibang dapat gawin tayo kundi mahalin si Jesus, paglingkuran si Jesus at lahat ng kapwa po natin maging ating mga kaaway. Muli, maraming salamat po. Mga shoutout po kay Sister Winnie Ferrer and her family. Hello po sa inyo.
Helen Ventura de Guzman and family, Rain Chloe and family, Rodora Cruz and Constantino and family, Merlina Ramirez Diaz and family. Hello po sa inyo. Hello po kay Sir Ferdy Valderrama, Sir Louis Reyes. Hello po. Kay Victoria Marpuri family, Joan T. Villarroas and family. Hello po sa inyo. Pioli Piquinto and family, Merlin and Liat and family, Minette and family, Rhea Benjamin and family, Merlina Ramirez Diaz and family, Rain Chloe and family, ayan po, Bernadette Parado Muli and family, Elisa Makato and family po, hello po sa inyong lahat, Medardo Pitogo and family, Ma'am Janice Labaw, hello po, kamusta na po, and family, Pat Patrick and family, hello, Lucero family, ayan, shoutout, Nani Mercado and family po, hello po, Ami Aguirre and family, yung nagpipray po natin ang inyong pong kapatid. Saida Machong and family. Hello po sa inyo. At sa iba pa po. Sino pa ba? Josephine Lizardo and family. Carlos Isio and family. Hallelujah. Ang dami pong nanood. Celerina Tabug and family. Hello po sa inyo. Meron pang 16 na nanood. Sa mga 6 po nanonood, can you type good night Jesus. Good night, Jesus. Mag-good night tayo kay Lord. Baka nakakalimutan po natin mag-good night kay Lord. Sa mga hindi po natin na pag-pray, no? Hindi po natin nabasa kanina. Pag-pray ko po yan in personal. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa 15 nag-stay pa. Pakishare po yung video po na ito. Pakishare po natin. Hello po kay Kuya Boyet and family. And good night, Jesus. To God be the glory. Thank you so much po. See you tomorrow. Ano po ba bukas? Wednesday. Ayan. At meron tayong bagong message. Pag-uusapan po, pag-aaralan po. Good night po sa inyong lahat. Salamat po. Kindly share this live video po. Share po natin para marami pong makanood ng mabuting balita. Unahin po natin ang Diyos. At uunahin tayo ni Lord sa pagpapala na ibibigay niya po sa atin. Amen. Thank you, Pastor Kiko. God bless you and keep safe po. Good night. Thank you, Ma'am Rodora. God bless you po. Pinagaling na kayo ng Panginoon sa inyong cancer. Tandaan niyo po yan. Magiging testimony po yan na pinagaling kayo ng Panginoon. Bye. Good night, everyone. Thank you, Lord. Sa mga tigapampak, panoorin po natin yung ating pong video sa panguna ni Pastor Arlene. Please watch po. Wala ka naman po, Tita Helen. Sa Ampioco family, hello po. We will pray po sa inyo pong apo. Pagagalingin po ng Panginoon po yung inyo pong apo. Herlian is watching. Hello, Herlian. Good night, everyone. Thank you so much. God bless you all. See you tomorrow, 7 a.m. Bye.